Good morning, guys. Maaga po tayong gumising. Eh, pupunta po tayo sa ating kalabasahan. At magpo-pollinate po tayo. Actually po, malalaki na po yung mga kalabasa namin. At meron na rin pong bunga. Actually, malalaki na po yung bunga. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung pagpo-pollinate namin para madagdagan pa po iyon. Kasi marami pa pong lumalabas na mga bagong bulaklak na posible pa pong magiging bunga ng kalabasa natin. So, papakita ko po sa inyo yung lawak ng aming kalabasahan. At bago pa tayo magpo-pollinate, papakita po natin sa inyo yung mga unang bunga po na na-pollinate na namin. At mga dalawang linggo na po yung ano nito, yung edad ng ano ng kalabasa natin. At dito na po tayo. Samahan niyo po ako. At titingnan po natin yung kalabasa natin kung gaano na po sila kalaki. So, ito po. Kita ko po sa inyo yung unang bunga na nakita ko. Ito po yun. May bunga na po siya. Pero kumpara po sa iba, medyo maliit pa po ito kasi yung iba medyo malaki na. Nandito pa po yung isa. Ayan. Tingnan natin po. Eto siya. Hindi ko alam kung makikita po ba. Ayan ang ating kalabasa. Malaki-laki na siya. So, yan po yung kalabasa namin. Papakita ko po sa inyo sa likod ko po. So, yan po yung mga kalabasa. So, yung araw po ngayon ay April 15. 15 na ba ngayon? Ah, 16. April 16 po. At tinanim po namin yung kalabasa ay ano pa po. Nagsimula po kami magtanim mga February 8. So, higit 2 buwan na po yung kalabasa natin. So, medyo malaki na po yung kanyang mga bunga. At marami-rami na rin. Ito po yung isa. Tingnan po natin. Ayan, patago po siya sa damuhan. Ayan. So, ayan yung isang bunga ng kalabasa natin. So, dito lang po ako sa labas. Kasi, pag nakapasok po tayo sa kalabasahan, ay magsisimula na po tayo mag pollinate. So, na-pollinate na po yung ibang bunga ng kalabasa natin. Maghanap pa po tayo ng isa pang bunga. So, dito, tatlo po sila. Ito po nang nakikita ko dito, na magkakasama. Ito yung isa. Tingnan natin kung makikita sa video. Ayan. Yung isa. Ito. Medyo maliit.
Ayan. At ito yung isa. Ayan. So, ganyan po siya kalaki. Kung hawakan po natin. So, marami-rami na rin po yung bunga ng kalabasa natin. At excited na rin po tayo na ma-harvest ito. Siguro mga 2 linggo mula ngayon. O siguro mga katapusan o first week po ng ano, ng May. Baka pwede na po nating ma-harvest yung kalabasa natin. So, tara guys. Nagsisimula na po tayong mag-pollinate. Papakita ko po sa inyo kung paano kami mag-pollinate. Ito po yung malaking bulaklak. Hindi natin makita. Pakita natin yung lalaking bulaklak. Hindi makita sa video. Ayan. So, kukunin po natin itong lalaki na bulaklak. Isa po siyang ano ba tawag dito sa loob? Antler daw tawag dito. Tapos, maghahanap po tayo ng babaeng bulaklak. So, may nakita po ako doon. Ito po, yung babaeng bulaklak. Ayan. Makikita niyo guys. So, meron siyang bilog sa ilalim. At yung antler po niya ay marami. So, yung gagawin po natin ay tatanggalin po natin yung petals, lalaki na bulaklak, para malagay po natin siya sa babae na bulaklak. Ito na po yung natira sa lalaki. So, gagawin po natin yung babaeng bulaklak, lagyan po natin. Papalibot po natin, tsaka lagay po natin sa gitna. So, yung ginagawa po namin, nilalagay lang po namin yung lalaki. Pinapatong po namin dyan sa taas ng babaeng bulaklak. So, ayan po. Yan po yung gagawin natin. Wala po akong hawakan ng cellphone, kaya mag-start muna po ako mag-pollinate at babalik po tayo sa pagpapakita ng kalabasa natin mamaya. So, paalam muna guys. See you again sa susunod nating video. Bye!